want to drive. So, syempre, pinipigil ko siya. And then he said, I can't breathe anymore. So, dinala namin siya sa hospital, the one near our house. Tapos, from 3 a.m. to 6 a.m, binigyan siya ng oxygen. And then, nung nakita ko na medyo okay na siya, tsaka binigyan din siya ng pampakalma ng gamot. So, he fell asleep. Nung okay na siya, mga 6 a.m., I brought him home again. When I brought him home, yun, syempre, medyo nagising siya. He didn't wanna lie down. Pero he would fall asleep sitting down. Sabi ko, mahal, halika na magpahinga na tayo. Mahiga ka na kasi wala ka pang tubo. So, kakakulit ko sa kanya. Finally, he lied down. Nung nag-lie down na siya, nag-seizure siya. Parang he started shaking, ganyan. So, nataranta na ako. Tapos, kinunan namin siya ng BP. It was 60 over 30. So, that's very low. So, mula nun, yung mismong sheets na hinihigaan niya, binuhat na ng driver, dinala na sa car, tinakbo na siya sa hospital. Tapos, pagdating namin doon, all the doctors were like attending to him na parang natataranta na kasi yung BP niya talaga was dropping na mabilis. Yung lowest niya was 50 over 30. So yun, after na nagising pa siya, he was okay pa, ganyan. Tapos, pero he was in so much pain already nung Thursday until nung gabi. Friday morning, mga 5 a.m., he slipped into a coma. And then, since wala pa akong tulog nun for 2 days, naka-iglip ako ng konti. So when I woke up, kasi ko, what's happening? Kasi labas-pasok na yung mga nurses eh. Sabi niya na, it's not good na nga, ganyan-ganyan. Nag-drop daw yung BP niya, naka-max out na daw lahat ng meds to make it go up. Wala na daw, ganyan. So syempre, they were saying so many things. So I just said na, so what are you trying to say? Is he already slipping into a coma? And then they said, yes. Sabi ko, okay, so I called the parents, I called my parents, I called his best friend, ganyan. Tapos yun, I was holding his hand the entire time. I called a pastor na friend namin. Tapos sabi ko sa kanya, please pray for Anthony because he's not doing good anymore. Tapos pinigar phone ko, nilagay ko sa ear niya. Tapos pinray siya ni pastor, ganyan. After nun, kinausap ko na siya kasi sabi nila that's what I should do, and parang feeling ko naman he was just waiting for that. So I lumapit ako sa ear niya, tapos sabi ko sa kanya, mahal, sabi ko sa kanya, sige na, sabi ko, magpahinga ka na, sabi ko, alam ko pagod ka na rin, sabi ko, matagal na rin tayong lumalaban and you fought very hard, sabi ko, I really admire you for being so brave, for fighting for your life. Sabi ko, it wasn't easy, kung ano yung ginawa mo, sobrang hirap talaga nun. And sabi ko, I love you more for fighting for your life. Sabi ko, kung mahal kita dati, mas mahal kita ngayon kasi ginawa mo talaga lahat para mabuhay. So sabi ko na, don't think of me anymore. Sabi ko, don't think of papa. Sabi ko, don't think of Nathan. Sabi ko, I'll make sure he'll grow up to be a fine man. Sabi ko, I'll make sure you'll be very proud of him. Ganyan. Tapos sige na, magpahinga ka na. Right after I said that, nagbumaba na, tapos nag-flatline na siya. Kams, I know this is a very difficult time for you. I'm gonna ask you where you get your strength, your support system right now, and alam ko si baby Nathan is 3 years old. Yes. How do you explain something like this to your son? But before you answer that, Kams, we'll take a break. Magbabalik po kami sa Showbiz Central. Thank you.